Ano mga tawag dito? Marketing. Taga dito lang ako kaya... Oo nga. Saan yung shop mo? Dito lang ba? Isang bakod lang ito. Okay. Si Direk nandito na eh. Si Radio lang wala pa eh. Tawag dito. Evening mga kamotokuligan, so nandito ngayon tayo sa studio ng BLP TV. So kasama natin si Utol, si Chris, yan, si Master Putoy, si Bobby Lloyd, at siyempre, Boss March, pwede magpakita. So, hindi ko makita, itim eh. Ayan, siyempre si Papi Aquaman natin nandito. Ayan, so kami na pagtripan nila ng i-guest ngayon. So thank you sa nila. So ayan, shout out kay pamplug yan ang muna si YouTube po. I-picture lang natin din yung mga ano natin dito. Ayan. Lalong-lalo na sa Tol Let's Talk. Sobrang laking ambag ang ginagawa nila lalo na sa motorcycle industry para mapakilala or ma-feature yung mga taong nasa community na building community. So ayan, dito lang yung natin. Ipapakita na lang namin yung mga mangyayari. Alright, so ang vlogger ko na ngayon is si Papi Chris sa biyahe ni George. Ayan, so siya na bahala muna. Alright. Konting tour lang sa studio. Ayan. Ang malapit nun. Ini-invite pa ako nun. Ito sa lighting, different angles ng camera. Bira na kami. Ayan. Diyo ko rin nagkaroon ng time room. Salamin, syempre. Sabi niya, no? Wala, pakita natin yung loob ng ano, studio nila dito. Yan. Ito. Tite, yan eh. Oh, buto pa, buto. Ano ang sinakong parawon? Bunga ng malikot na pag-iisip. Likha ng balintatao. O halaw sa isang daigdig ng kababalaghan. Di kayang may paliwan. Ngunit, alam mo, nagaganap. Yang na ka! Ayan, ayan, magandang gabi mga kaibigan. So, pagpasensya nyo na, hindi po namin na-practice yung intro na yun. No? So alam naman natin lahat ang sineselebrate natin yung Halloween ang sa ibang layman's term is yung pagpaalala sa mga mahal natin sa buhay na syempre yung sumakabilang buhay na syempre. So, Tol Sir Jun. Parang gusto ko na umuwi ha. Now, so special. No? Halloween special. Very special tong gabing to kasi syempre. Related ang aming guest sa mga gantong ano, oh, naman. Event kasi may mga kwento rin silang mga napanood. Motohuligans, Hindagoons, mga tropang South yan ano. So may time na panood ko sa YouTube nila habang nag-video siya. Late na mga alas 7 na ng gabi, so nag-video siya. May nakuhaan sila sa garahe nila. No? Mamaya ikikwento sa atin yan ng kaibigan natin. Sa gitna ng usok at kadiliman,
Sige, pumasok na kayo dito. Moto Hooligans, yes, with the gang. Welcome sa inyo, welcome, welcome. Yan. Yo, no? Si Martin. Isa mo na. Direk, pwedeng wala na ikaw. So, kulang na isa, no? Nasaan isang mic kaya? Sasad pa yan. Brother Tanoy, no? So, mamaya na tayo mag-face reveal, ha? Mamaya tayo face reveal. So, mga kaibigan, nakikita nyo naman po. I-ano ko muna yung mga kanilang mga OOTD, siyempre. Inaano namin OOTD ngayon, no? So, yes, yeah, siyempre. Okay, pakilala, pakilala. With the letter jack, no? Brother Darwin, ikaw muna, pakilala ko muna. Pala si Darwin the Anay, or the Goon, ng Moto Hooligans Garage. Yeah. Narinig ba yung boss niya? Hmm. Mga dito sa baba yata. Ayan, ayan. Saan ka, ha? Solid. So, si Brother Darwin, siya yung pinaka-hit and utak ng Moto Hooligans ever since talaga. Lahat yan. So, kilala natin si Darwin na magaling na artist talaga, no? Darwin, ano? Kasi nagtatato ka, may mga toy collection ka. May mga vibrator ka pang nakita ko na kapit ko dun, eh. Mga sex toys na, custom, di ba? Custom, ah, yung, ah, yung dildo? Oh, hindi. May mga collection siya, eh. Mga ano, eh. So, so, mamaya iisa-isay natin yan, ha? Darwin, ha? Ito mga original mga tropa ko to sa South talaga, sa Alabang, eh. Yan yung mga talagang kahit na taga Manila ako, tinanggap nila ako doon, eh, di ba? Shoutout kay Brother DP and also kay Raiden. Sa mga awit ng kanyang kaluluwa. Abra, yung katabi ni si, hindi ko na kayo makilala dahil nag-suit na kayong mask, eh, no? Brother, pakilala ka. Ako si Leonard C. Gumagana. Ako si Leonard C, yung tatawag nilang Master Putoy ng Moto Hooligans. Yes, yung Master Pututoy, no? Putoy ba o patutoy? So, sige, mamaya tatanungin kita kung ilang taon ka na kasi nakikita kita parang napakabatak mo para ano, no? Kung lalaki pa siya o babae. Ikaw, brother? Sakto ako si... Agad ba? Hello? Yan, yan, yan. Si Dexter Takanay, brother ni... Ah, magkapatid kayo, no? So, aka the brother. Yes. The brother. Yon. So, kasama rin sa... Sige, mamay, isay natin. Ano ba ang tawag dito is yung position mo sa motor? Parang, ang tawag dito is Friday the 13 ba to? Hannibal. Jason? Hannibal. Hannibal. Ito si Friday the 13. Friday the 13. Ito yung... Sa Crossing the Shell. Hindi, parang napapanood ko sa Pony. Pinoy Scandal kasi. Yung Pinoy Scandal, nakamaskara sila. Parang ay, yung mga nagbo-blurred-blurred. Oo, oo. Hindi nagbo-blurred. Nakamaskara talaga sila. Brother, ikaw? Ako nga pala si Lloyd Basa. AKA The Papi. Kasama rin ng Moto Hooligans. Yan, so mamaya iisa-isayin natin kung ano yung mga part nila sa Moto Hooligans. So ngayon, ano, girlfriend ka na ba or ano? May girlfriend po. Ay, shout out mo na may girlfriend mo. Shout out kay Arian. Pansarin namin kahapon. Yes, eh. Alam mo, napakasarap talaga. Napakasarap teenager days, like yung 24 years old ka teenager days, napakasarap na talaga yung mga pakiramdam na yan, talagang i-cherish mo yan pagtandaan, paglaki mo, di ba? So anyway, happy anniversary kay Arian, kay Master Putoy, ano? So, saan pa kayo nag-celebrate ng anniversary nyo? Lumabas? Bali, Mansari lang din ko. Mansari? Ilang, pang ilang buwan na kayo? Bali, 8 years na kami, sir. Okay. Ay, si Huy, ganyan-ganyan yung kakilala ko, 8 years na sila, ha? Nasaan na sila ngayon? Hiwalay na. So anyway, happy 8 years sa inyo, Master Putoy. Pati mo si Arian, no? Nasaan ba si Arian ngayon? Nasa bahay na po. So si Arian ba, hindi ba siya maselan when it comes to time? Kasi busy ka sa the whole business shop or nag-spend ka ba? Yung linggo daw po, para sa kanya daw po yung linggo. Siyempre naman, ang tawag yan is... Bebe tayo. Bebe tayo. So, ayun. Bali yung vlog ngayon, medyo paputol-putol kasi nga dinidocument ko lang din para sa vlog ng Moto Hooligans Garage yung behind the scenes nung interview nila sa BLP TV or Toledo Talk.
So kung gusto niyo panoorin yung buong interview, check niyo lang yung Facebook page ng BLP TV or Toilet Stop. Talagang nakita ko yung pag-grow nila na talagang palaki. Hindi naman yung growth nung shop nila talaga na subaybayan ko. From sa yung una, nagpa-vlog pa sila, no? During kay Doc Gamboa, Gamboa Days, no? Actually, teenager pa lang ako. Oh. Naririnig ko na yung Moto Hooligans. Oo naman, siyempre. Mami, isa-isay natin yan. Mga immortal to mga to eh. So ikaw, baka, Dandelea, ano, baka may katanungan sa kanila. Mag-shout out muna tayo. So, unang tanong. Okay. Unang tanong. Bakit Moto Hooligans? Kasi yan ang unang pumapasok sa ating mga viewers ngayon. Bakit ganun ang pangalan ng ano? Actually, nagsimula siya sa Moto Vlog. So, dalawa pa kami noon nung magkasama nun sa vlog. So, medyo ano kasi kami, yung mula nung growing up, medyo delinquent kasi kami. Okay. When you say delinquent, what do you mean by delinquent? Medyo yung mga pasaway, mga no-rules, ganyan. Pasaway talaga na ba? Parang mga OSY, mga ganun. Basta mga mahilig sa mga away, mga ganyan. So parang na-incorporate na lang din since pareho kami ng hilig. Tapos nagma-martial arts kami pareho. Parang nagkaroon ng common interest. Yes. Anong martial arts ang ano nyo? Kami ni Utol laban lumalaki, ano kami, kickboxing talaga. So, Muay Thai, full contact. Oh. Medyo. May tuhod, may siko. Mix na rin. Tapos, yun nga. So, pag-decide namin na since gusto namin talaga ma-involve sa motorbike community tsaka matutunan yung mga motor, nagtayo kami ng vlog. Ang purpose lang ng vlog is para makakita kami ng iba-ibang motor, lalo na yung mga 70s, 60s na mga Honda Bentley, ganyan. Tapos i-picture namin, at the same time, para ma-educate din kami dun sa motor, malaman namin yung mga Platino, mga ganyan. So, Platino, no? So, inaral, parang natututo rin kami on the process. At the same time, nakapag-moto vlog kami, as ano na rin, parang information na rin, yes, sa mga ibang gustong matuto. Kasi di ba, pag gusto mo talaga, aralin mo. So, ganun yung nangyari. So, incorporate namin yung moto sa Hooligan as a vlog. Vlog pa lang. So, nag-start kami ng 2019. Pero yung sa motor, parang late 2018 nag-start. Yung sa atin. Oo, hintay tayo. Siyempre, mahilig tayo magkalikot-kalikot nun, di ba? No? Medyo, pero ako more on sa ano ko, yung mga custom paint, uh-huh, yung mga nirarat, saka yung mga rust effect, mga ganyan. So doon nag-start siya. At yun may grupo din kayo, di ba? Hindi lang garage. Oo, diba? Bali, yung Moto Hooligan na group namin is na-develop lang siya through time, uh-huh, na mag-start na kami ng motor shop. So naging katulad niya nila The Papi. Uh-huh. Ayan, mga customer namin sila eh. Tapos from time to time, naging close na talaga namin sila, naging barkada. Yes, hanggang so, sa naging family na rin. Ah. Family na, so grupo na kami talaga. So may nag-joke lang sa amin na ba't di na lang Moto Hooligan. So di Moto Hooligan. Oo naman, oo. So gang na rin naman kami, kumbaga gang of brothers pa. Yo, my gang. So napakalayo na, Darwin, ano? Napakalayo na narating. Talagang mga sinusubaybayan ko niya, yung TBS. Tinitingnan ko yan, mga kakaibang motor eh. TBS. Yung TBS, tapos yung meron kayong ginawang motor na nanalo sa ano eh, sa Parañaque. Yung kala mo talaga, pag tinignan mo yung motor, kala mo basura talaga eh, di ba? Tapos, yung zombie na bike. Yung Apocalypse. Apocalypse, yun, nanalo sa Red Bike dun sa may Laian. Yun yung unang-unang binild namin ni Master Potoy na bike. Ayan siya. So, nagsimula siya as concept, parang drawing, tapos pina-execute ko sa kanya, so marami siyang inputs. So, ang sabi ko sa kanya na, sige, kung ano yung tingin mong ikakaganda, na kung sa'yo yung bike, magagandahan ka ba? Parang ganun lang yung sistema nung una. So, ayun, mula nun, doon nakapag-build kami ng bike, kasi parang nag-start kami parang ano lang eh, parang bentahan lang ng accessories. So sabi ko, hindi maano, gusto kong makapag-build din ng motor. Yes. Gusto ko maano, gusto ko rin may mapatunayan. Oo so, naman. Pag pinasok mo kasi parang medyo titimbangin ka rin. Yes. So kailangan panindigan,
aralin, saka yun nga. At from time to time, yan, natuto rin naman. Yes, o. Oh. So, siya, lalo siyang gumaling. Ako naman, may katanong. Oh, sige, salamat Darwin. No, no. Mamaya, babalikan ka namin. No? So, babalikan ka namin pagkatapos ng maiksing patalastas. Hindi, wala tayong patalastas dito. No? Si Master Putoy, si Master Putoy, like ko napapanood yung mga video nyo. Parang sabi ko, napakabata ni Master Putoy na para matutunan. Master Putoy. Mamaya, mamaya, ibigay yung reveal natin. Napakabata, ano talaga. Ilang taon ka na ngayon, kailan ka nagsimula, and paano mo natutunan yung mga ganong talagang skills? Talaga, ayan na nga. Bali, 24 na ngayon, sir. Bali, nag-umpisa talaga yung pangalikot niyan. Nung mga grade 3 ako, uy, na bumili si Papa ng Honda Dio. Old school talagang. Ngayon, gusto ko nga magkaroon ng Dio eh. May Dio ko, top, Honda top. Tapos kinustomize ni Papa yun ng chopper. Nung kausuhan nung palabas na ano, ng Ghost Rider. Okay. Tapos nung kinustomize niya, ako yung helper niya. Ako yung tagalinis, ako yung mag-grinder ng pinag-weldingan. Hanggang yun, natuto na ako mag-welding, mga likot ng two-stroke, kahit hindi ko pa inaaral. Yes, sir. Tapos nung pag-graduate ko high school, nag-take ako ng automotive lang, sir. Hindi, oo, kahit ako, pinag-aralan ko yan. Nag-aral din ako ng automotive kasi hindi dahil sa para gawing career, pero para lang matutunan ko. Talagang, pang sarili. Kasi actually, marami kang matututunan sa parang 20% sa school, 80% sa actual experience. Yes. Pero still, kailangan inaral ko rin yan. Ano? Tama yun. Iba kasi talaga yung, alam mo talaga yung theory. So, imagine mo, si Master Putoy, 24 years old. How much more, ano pa yung magagawa niya pag in a few years time, like 5 years, 10 years, di ba? Parang mga Orange Country choppers na yung mga dati ganyan, di ba? So, watch out for Master Putoy, di ba? 24 years old pa lang. So, kung ngayon pa lang, kinocongratulate na kita, Master Putoy, yes, napakagaling, napakaganda yung magagawa mo. Yung Motobi talagang believe ako dyan sa Motobi na binira mo, talaga pinutol mo talaga ang lakas sa loob, no? Shoutout kahit si Alex, ang kaibigan natin si Alex Beltran, believe sa banat ni Master Putoy na Motobi, no? Sa mga naiintriga kung ano yung first build nila na motor, yung Rat Apocalypse na motor, yun yung nasa poster na kung saan siya, yung picture niya doon sa poster. Marami nang napanalunan na ano yun, na alam ko na show talaga. Marami nang nakatirang kalawang doon. Yes, oo. At saka marami nang nabiktima ron, di ba? Yan o, yan. Mas okay pa lang naman sa So, maraming salamat sa May nasabi dito, pakibalik na lang. So, yung siyempre, yung participation nyo, talagang with all the mass talaga kayo. Talagang character ikaw, BM, baka may katanungan ka dyan. Madako tayo sa ano, sa since Halloween special ito. Itanong natin kung meron din sila mga na-experience na mga kababalaghan sa kapaligiran nila. Pangyayari yung mga ganun. Sino meron mga experience about sa mga ganun? Hey, sige, ito ako ha, sige. Speaking of experience, may napanood ako na vlog nila sa YouTube, no, talagang meron. Kasi parang 7 o'clock na yun ng gabi, no? Oo, patapos na kayo. Siyempre, BFF, sila ang tinatanong ko. Sila na magsabi, Hindi, ang daming viewers na yung vlog na yun, eh, no? So, Darwin, pakipaliwanag ka kasi yung, ano ba yun, may nakita kayo dun talaga sa... May nakita kayo dun sa nakuha ang gayon sa mga... Ay, mga kaibigan, mga kamag-anak. Mga kamag-anak ni Direk Kenneth, baka may lumang peso po kayo. So ito, natapos na yung session ng BLPTV. Ito, let's talk. Again, taputol-putol yung vlog namin kasi nga hindi natin makakover yun. Halos 2 hours. So yung buong session, panoorin nila sa Facebook page nila. BLPTV, ito, let's talk. Ikaw! So, tanga na. Ang awkward, Chris. Ikaw na lang kumuha. Lapit ng mukha. Lapit eh. Gab, di na kasunod. Ayan.
So ayun mga ka-motohuligan, pabalik na kami ng Cavite ng ating mga motohuligan. Siyempre maraming maraming salamat kay Papi Lloyd sa pag-ano ng ating service for today and tonight. Kay Master Potoy, kay Utol, kay Brother, at siyempre sa'yo, Brother Chris. Maraming maraming salamat sa panonood. At dito na muna natin tapusin ang vlog. At sana nag-enjoy kayo sa episode na ginawa natin ngayon. So, ayun lang po. This is the Goon and the Motohuligan. And we're fucking out!